Iloilo City LGU naghahanda na sa pagpapatupad ng mas mahigpit na protocols sa ilalim ng Alert Level 3. May ulat si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Simula bukas hanggang Enero 15, isa sa ilalim ang Iloilo City sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2. Base sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, tumaas sa 126% ang daily COVID-19 cases sa lungsod. Sa ngayon, bawal na ang mga contact sports activity, sarado na rin ang mga non-essential establishment gaya ng karaoke bars, nightclubs, disco clubs at KTV. Bawal na rin ang pag-inom ng alcoholic drinks sa public places. Webes ng gabi nang mag-ikot ang compliance team at ayon sa kanila ay nag-comply naman ang mga establishmento. May mga iba na kaya discuss no, with regard sa mga mass gathering, with regard sa mga non-vaccinated population nato no, nga pagwaon nga hindi naman makagwa or makakadto sa mga establishment diri sa aton syudad. Matatanda ang nakapagtala na ng isang kaso ng Omicron variant ang lungsod. Kaya naman puspusan na rin ang pagbabakuna sa lungsod. Kapansin-pansin ang pagdami ng mga nais magpa-booster shot sa mga vaccination site. Okay, para man sa aton na health mo, kinanaman. Bagay niya kahit may mga variant naman nga bago sa aton sumbong. Kaya kinanaman may dugang protection. Para maka-travel ka man nga safe, then amo lang na nga makasafe kagidya nga sa Omicron subong. May mga na-deploy na din ng mga pulis upang magbantay sa mga quarantine hotel sa rehiyon para masiguro na walang lalabag sa quarantine protocols. Naghahanda na rin ang mga ospital sa posibleng pagtaas ng mga maa-admit na pasyente. Ang subong, ang isa namon ka ward, no, nga 60 beds na siya. Ina-process namon ka gina-convert into COVID. Sa pinakahuling monitoring ng DOH-6, nasa low risk pa ang healthcare utilization rate ng rehiyon. 7 sa 440 COVID ward beds pa lang ang nagagamit sa mga ospital ng rehiyon. Nasa 30 ang okupado sa 145 COVID ICU beds, habang 362 naman sa 1,293 isolation beds ang okupado. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.